up mga kabossing? So, andito naman tayo ngayon sa panibago nating episode. So, for today's episode ay mag-update tayo ng mga new stocks ng isda na ibibenta natin ngayon sa month na to. So, tara, let's go! So, bago tayo magsimula ay gusto kong pasalamatan yung lahat ng nag-subscribe sa channel ko. At sana'y palagi niyong subaybayan yung mga videos ko every week. At maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel ko. So, thank you. So, ito na mga kabossing. Ito na yung new stocks natin para sa month na to. So, meron tayo ditong Shubun Goldfish, 20 pieces. Yan. At saka meron din tayong new stocks ng Angelfish, 15 pieces. So, ayan. At meron din tayong new stocks ng Oranda Goldfish. So, ayan. Iba-iba yung size nila. So, ayan. Try natin kumuha. Ayan. Medyo malaki na siya. At meron din dito sa kabila. Medyo malalaki na yung andito. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito. Malaki na siya. Yan. So, ngayon, ilalagay na natin sila sa kanilang lagayan kung saan natin sila i-stock hanggang sa mabenta natin sa ating mga customer. So, ayan. Ilalagay muna natin sila dyan para ma-acclimate natin sila sa kanilang tank. So, ito yung ating Shubun Goldfish. At ito naman, ilalagay na din natin yung ating Angelfish. So, ayan. 15 pieces ng Angelfish. Yan sila. So, ngayon, ilalagay na natin sila sa kanilang tank kung saan natin sila i-display. So, ayan. I-acclimate muna natin sila dyan ng siguro mga kahit 15 minutes lang. So, bago yung tubig natin, guys. Malinis siya. At ganun din ang gagawin natin sa ating Oranda Goldfish. Few moments later. So, ito na mga kabossing. I-release na natin sila sa kanilang tank. Yan. At saka yung ating Shubun Goldfish. So, ayan. Dahan-dahan na natin silang i-release sa kanilang tank. Yan. Yan natin sila ilalagay hanggang sa maibenta natin sila sa ating mga customer. At ganun din sa ating Oranda Goldfish. I-release na natin sila. Ayun. Next step natin gagawin is lalagyan natin sila ng asin. So, yan. Para mawala ang kanilang pagka-stress at matanggal yung dumi na dala nila galing sa farm na pinanggalingan nila. So, ganyan guys, kapag may new stocks tayo ng isda, nilalagyan talaga natin sila ng asin. Wina-water change natin sila every 2 days at 3 days. So, ito rin, lalagyan din natin ng asin para maging malinis at maging healthy sila dahil medyo stress pa sila sa pagbiyahe galing sa farm na pinanggalingan nila. Yan, so tantsahan na lang sa paglagay ng asin.
So ganito yung cycle natin dito kapag mayroon tayong new stocks ng isda. So dito rin mga kabossing, update ko na rin kayo sa mga iba pang available nating stocks. So meron tayo ditong assorted mollies. At meron din tayong stocks ng assorted guppies. O yan, medyo green na yung tubig. Hindi ko po siya nawo-water change. At baba din kasi sa araw tong area na to. At dito rin, meron din tayong silver mollies. Yan. Mga silver mollies. Yan. At meron din tayo ditong silver balloon mollies. At dito naman, meron tayong Dumbo Mosaic Guppies. So, mga female na lang yung natira. Naubos na kasi yung male. At dito, nandito ang ating mga swordtail. So, wala pa akong nai-out dito. So, yung mga breeder na lang kasi yung natira. Yan. At meron din tayo ditong mga assorted mollies na hindi ko pa nahaharvest. So ayan, ang dami na nila dito. Merong black, lemon, gold dust, at saka may nilagay din akong silver mollies dito para makrossbreed ko sa ibang kulay na nandito. At dito, meron din tayong assorted guppies dito na hindi ko pa nahaharvest. Yan. Meron na ditong lumalabas na yung mga kulay nila. Pwede nang maibenta. Hindi ko pa sila na-harvest. Ang hirap kasi nilang hulihin. Ayan, dami na nila dito. Maliliit pa yung iba. At dito naman, andito yung mga silver balloon mollies. Ayan, medyo maliliit pa sila. Ayan. At saka meron din tayong binibenta ditong mga aquatic plants. Ito, jungle balisneria. At meron din tayo ditong hygropela stricta. Ayan. Pwedeng immerse, pwedeng submerse. At meron din tayo ditong parang ewan ko, bakopa monyera yata ang tawag nila dito. Ayan, bakopa monyera. So sa mga gustong bumili dito na kabusing natin dyan, marami pa tayong stock dito. Kaya tara na dito sa ating fish farm paradise. And that's all for today's episode mga kabusing. So maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa episode na to. Don't forget to subscribe my channel. At sana isamahan nyo ulit ako sa mga susunod natin episode dito lang sa Fish Farm Paradise.